away ni Kapit at saka si Original. Original. Alam mo, nagmamakaawa ako sa iyo. Layuan mo na ang asawa ko. Alang-alang man lamang sa anak namin. Dahil, kawawa naman ang mga anak namin pag maghiwalay kami. Alam ko, babae ka rin na katulad ko. Kaya pwede ba, layuan mo na ang asawa ko. Maraming mga lalaki dyan na makakapagbigay sa iyo ng magandang buhay. Kaysa yung pumatol ka sa may asawa at may mga anak. Maawa ka naman sa mga bata. Bakit ako ang kausapin mo? Ang asawa mo dapat ang kausapin mo. Dahil siya ang laging lumalapit sa akin. Alam mo ba yun? At isa pa, hamak naman talaga na mas maganda ako kaysa sa'yo. No, tingnan mo yung sarili mo. Losyang ka na. Kaya pinagpalit ka na ng asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, pakawalan ko na ang asawa ko. Dahil, para ka ng kawawa. Ayaw ka na nga ng asawa mo. No? Ako na ang gusto ng asawa mo. Panay pa rin ang lapit mo sa asawa mo. Kaya, wag na wag mo akong kausapin ha. Dahil ang asawa mo ang kausapin mo. Dahil siya yung talagang lapit ng lapit sa akin. Parang tuko yung asawa mo na kapit sa akin. Dahil mas masarap naman talaga ako kaysa sa'yo. Mas maganda pa ako kaysa sa'yo. Pinakiusapan na kita. Pero matigas ka. Ngayon, tingnan din natin ang katigasan mo. Bakit? Ang akala mo, maagaw mo ang asawa ko. Pwes, ito ang tandaan mo. Magkikita tayo kay Tulfo. Tingnan ko kung ano kung saan ka hahantong. Nakiusap na ako sa'yo. Pero, matigas ka. Ang akala ko ba naman, ay makukuha kita sa magandang usapan. Dahil ang alam ko ay babae ka rin na katulad ko. Pero, kung matigas ang puso mo, mas matigas ang puso ko. Ngayon, ikaw ang nagpatigas sa puso ko. Kung wala kang awa sa mga anak ko, wala ding akong awa sa'yo. Kaya ngayon, kayo ang ipapakulong ko. Dalawa kayo ng asawa ko. Ipapakita ko sa inyo na magtatagumpay ako. Kaya humanda kayo. Sa Tulfo na lang tayo magkikita. Akala mo, matapang kakabit ka. Pero, tingnan natin kung hanggang kailan ang tapang mo.